Good morning, good morning. Tingnan mo yung aking ano, bagong jacket. Tingnan yung bagong jacket ko, mga parts. Yan. Reflectorize yan. Problem lang with this, masyado siyang mababa. Dapat sana at least kahit dito. Maganda yung jacket ah. Yung double jacket na parang reflectorize. Nakita ko lang siya sa ano, medyo kulang lang yung ano. Yung height nung parang maliit na dalawang pocket sa harap. Tapos sana in-extend pa nila ng konti. Para mas maganda. Mas maganda tingnan yun eh. Nakatuwa tong jacket na to, mga parts. Pwede mo siyang lagyan ng padding sa likod. Doon may pads na siya pero manipis lang. Pwede mo pa siya lagyan ng additional pads. Pero ang nilagay ko sa likod, towel. Naglagay ako ng towel. Kasi kasi magpawis ako mamaya. Towel lang nilagay ko. Gamit na naman natin ang ating kutsyon. Para sa puwet, sa aking puwet malu. Kasi pag maliit yung puwet mo, kailangan mo talaga lagyan ng kutsyon. Lalo na tong kimko natin, binawasan natin ng 1 inch na o half inch na foam. Edi mas matigas siya lalo. Diba? Ang galing-galing ko talaga. Nagsisituloy ako. Ay, Diyos ko. Ayan kasi. Ang tigas ng ulo. Ayan na. Pwede na tayo mag-vlog. Vlog. Chill ride pa rin tayo papuntang Lipa, mga parts. Hindi naman kailangan magpakitang gilas ka dyan. Wala ka naman kasama, wala kang kalaban, ikaw lang. Sarili mo lang, huwag mo lang pagurin sarili. Alam mo, nakakapagod talaga ang traffic. Hindi ako napapagod sa biyahe eh. Sa traffic ako napapagod eh, nakakainis eh. Nakakabanas lang eh. Okay, pag-usapan na natin itong ating helmet. Pag ano, at first impression talaga, lalo pag nakita mo yung ano, yung grams niya, kung ilan. Kasi 1.7 kilos to, ba, parts eh. 1.75 kilos. And nilagyan ko pa yun sa likod. So, most probably, average siya naman 1.81 kilos. So, almost a 2 kilo, kilos helmet. Mabigat siya pag pinick up mo siya, pag kinarga mo siya. Mabigat siya talaga. I have to admit, mabigat siya pag kinarga mo siya. Yun lang yun. Nung first ko siyang nakita sa ano, nung first ko siyang nakita sa Moto Market, yun din ang first concern ko. Ang bigat naman nito pag kinarga mo siya. Pero never ko siya sinuot. Never ko siya sinuot. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko talaga to. Pero nabibigatan ako. Pero yun lang yung reason ko na para hindi ako makabili. Kasi nga, gumagawa lang ako ng reason na hindi ko siya mabibili. Kasi nga, maliban dyan, mahal siya talaga eh. Let's not talk about the price yet. Unahin mo natin yung weight. So yung weight niya talaga, pag pinick up mo, mabigat siya talaga. So yun nga yung problema. So hindi ko siya binili. Pero nung nabili ko na siya, nakuha ko siya online in a fair price. Tapos sinuot ko siya kaagad. Nagulat talaga ako, mga parts. Sobrang balance yung ano niya, yung weight niya sa ulo mo. Hindi ako nagbibiro ah. Ang sabi ko kaya siya balance, yung bang parang hindi mo siya ramdam na mabigat siya sa ulo mo. Hindi mo talaga ramdam, para lang siyang, in fact, para siya yung ano, yung HGC ko na carbon fiber. Ganun lang siya kabigat. Parang ganun, mabigat lang ng siguro 1 gram or 2 grams. Mga ganun. Hindi siya mabigat eh. Sobrang, alam mo yung sobrang control niya yung ulo mo. Galing nitong helmet na to talaga. Kaya ako siya lagi siyang ginagamit. Hindi ko na masyado nagagamit yung Rook. Hindi ko na nagagamit yung aking Nolan. Minsan-minsan na lang. Pero ito talaga ang lagi kong gamit ngayon. Kasi nga, masarap siya sa ulo talaga. Tsaka, yung cheek ko sa loob, hindi kagaya sa HGC ko,
ipit na ipit yun. And to think, double XL na ako dun. Ito, hindi. Sakto lang yung pads niya na lumapat dito sa cheek ko. So, makakapagsalita ako ng maayos. Hindi ko makakagat yung pisngi ko. Nga, ganun ba? Sobrang the best ang weight nito. Kaya, from 1 to 5, I would probably say 5 stars to sa weight. Now, let's talk about noise cancellation or noise isolation. Maririnig mo yung ano, yung hangin. Maririnig mo yung hangin sa loob. Actually, sa labas. Maririnig mo yung hangin sa labas. Pero the fact na nakasarado siya, lalo pag traffic, Diyos ko Lord, hindi ka makakahinga, promise. Hindi ka talaga makakahinga. Nawawalan ako ng oxygen sa loob, mga parts. Pero, pag ano, pag may hangin siya, the best siya kasi fully ventilated yung aking ulo. Mararamdaman mo yung hangin sa loob talaga. Tsaka, malalaman mo naman pag nagpapawis ka sa ulo eh. Kasi konti lang yung hangin na pumapasok. This one, hindi, mga parts. Ano siya, maganda yung hangin na nagde-distribute sa loob, nag-circulate sa loob. Ibang klase. Nagugulat ako dito sa helmet na to, promise. In terms of noise isolation, maririnig mo lang yung hangin sa loob, sa labas. Pero minsan may pumapasok na hangin sa, lalo na yung last vlog ko nung pumunta ako sa ano, saan ba yun, sa Subic yata yun or no, Clark, na sabi ng isang ano, nag-comment sa YouTube, sir, ang lakas ng hangin sa loob. Yun nga rin, napansin ko yun, yung first gamit ko sa kanya sa long distance. Yun, medyo mataas yung hangin kasi nga hindi pa masyado naka-close to eh. Ayan. Kasi binubuksan ko siya lagi. Kasi nga hindi ka makahinga. Lalo pag naka-traffic, susko, kailangan mo talaga siyang buksan, mga parts. Hindi pwedeng wala kasi ang hirap niyang sumagap ng oxygen sa loob. Ayan yun. Ventilation. Na-mention ko kanina about dun sa noise isolation, kasama dun ang ventilation. Ang ventilation nito, ito yung nasa harap sa taas at dun sa likod. Nagsa-circulate yan talaga sa loob. Alam mo yung pagtanggal mo ng helmet mo, tanggal mo ng balaklava, hindi mo ramdam na magpapawis ka. Yun lang yun. Isipin mo na lang na ganun yung aking senaryo. Hindi mo ramdam na nagpapawis ka sa loob. Maganda ang ventilation nito. Maganda yung distribution ng hangin sa loob. So, mafe-feel mo talaga. Kaya siguro yung wind noise niya, mararamdaman mo rin at maririnig mo siya. In terms of comfort, obviously, very comfortable. Very comfortable. Doon sa na-mention ko na dun sa weight, isipin mo na lang sa bigat ng weight niya, tapos pag sinuot mo siya, mararamdaman mo na kaagad yung comfort niya. Kaya nga nagulat ako, mga parts eh. Kasi nung binili ko siya talaga, nung nagkaroon ng opportunity na bibiliin ko siya sa online, sinabi ko, isa talagang pinaka problema ko is the weight. Kasi nga, nung kinarga ko siya, mabigat siya talaga eh. Oo, aminin natin, 1.75 kilos. Mabigat yun. Lalo pag nilagyan ko pa ng brake system sa likod, ay di mas lalong bumigat. Pero, nung pagsuot ko na, grabe. Sinabi ko kaagad sa dun sa may-ari, bud, grabe ang comfort nito ha. Dun ako nagulat talaga. I would say, kasi nung nagkaroon ako ng Neo ng Aray, hindi ako komportable doon, mga parts. Ang ulo ko, ang sakit ng ulo ko doon. As in, yung dito sa taas, both sides yan, masakit. Tapos yung pisngi ko, masyadong ipit. Ipit yung cheek. Tapos, maliban dyan, nagtanggal na ako ng pads doon. Kasi ang aray kasi, kagandahan sa aray naman, pwede mo siyang i-adjust yung pads. Natatanggalan mo yung layers. Siguro mga first layer na pads. Natatanggalan mo siya para magkaroon ng comfort sa loob.
Pero yung XL kasi ng Aray, hindi ko siya talaga nagustuhan. Hindi ko siya nagustuhan. Hindi ko alam kung bakit. Weird. Pero sayang, maganda sana yun eh. Kulay gray yun eh. Mahal din yun ang pagbili ko. Pero iba talaga to. Iba ang comfort na dinideliver nitong ano, Showy na helmet. Now, let's talk about the price. The price is around mga 43 to 44,000 sa Moto Market. Kung naka-discount sila, mga 30 plus lang yan. 38 something, mga ganun. Ganun yung presyo niya. Mahal siya talaga kasi worth it naman yung pagbinili mo siya eh. Yun talaga yung binili mo eh, hindi yung ano eh. Siyempre, pag bumili ka ng something expensive, expect na premium na comfort na mararamdaman mo, siyempre. Rather than yung bumili ka ng cheap na products, siyempre, expect ka rin na lesser comfort. Pero siyempre, meron din namang mga cheap na products na komportable. Like yung ano, I would say, yung Rook talaga. Komportable yun sa akin, mga parts. Sobrang komportable. Pero, I don't want to advise that helmet na gamitin dito sa expressway. Ito, review na walang halong chemical to, ha? Walang halong chemical to, mga parts. Ayoko magsalitang just because gamit ko siya or what. Kasi wala naman nag-sponsor sa akin. Tsaka kahit na siguro may mag-sponsor sa akin, I have to be honest with them also. Tapos ano pala, according to Sharp, yung Sharp na company, ito yung nag-sumusukat ng mga, ito yung sila yung nagte-test ng mga helmet. Kung gaano ka-durable yung helmet nila ng mga ibang company like Aray, HJC, AGB, mga ganon. According to their studies, ang rating nito sa safety is 4 stars. 4. I think that's good enough. And also, it's yung weight kasi nito mga parts, kaya siya mabigat. You have to consider na dual vice, modular. So lahat ng modular naman sa nakikita ko, mabigat siya talaga. Kahit yung modular ng LS2 na magandang klase na carbon fiber ng LS2, magka ilan yung timbang nun? 1400 grams. Ito kasi 1.75 kilos. Depende sa size ng helmet. So for 4 stars, happy na ako dun sa 4 stars. So kung bibili pala kayo nito mga birds, pag-isipan nyo mabuti. Kasi syempre, medyo aray talaga yung presyo eh. Pero worth it naman siya bilihin. Pero yung iba nga, di ba? Bumibili ng 100,000 na helmet. Yung kasama namin nung Friday, 100,000 yung helmet niya. Di ba? Ang importante lang naman pagbibili ka ng helmet mga parts, hindi sa forma eh. Siguro madadala, maano mo na, ma kasama na siguro yung yabang doon. It's part of having a motorcycle, yung magyabangan eh. Let's face it. Kasama 'yun, kaya nga ina-upgrade mo yung ano mo, 'di ba, yung motor mo. Kaya mo pinapaganda yung motor mo. Kaya mo niyayabang yung motor mo. Kasi gusto mo magyabang. Yun lang naman yun. Pero you can separate your being yabang sa pagiging humble mo sa kalye, on how you ride your bike. Ganun lang yun. Siyempre pag ako, yung pag nag-ride ako ng bike, alam mo naman na hindi ako sumisingit masyado. Kasi nga inakaban ako. Tapos ano lang, you have to be as gentle as possible and, you know, lower your temper. Yun lang yun. Again, yun nga, sa pagbili ng helmet,
pag-isipan nyo mabuti na yung ulo nyo, mahal yun. Mahal magpa-opera. Pero syempre, hindi naman assurance na pag nabangga ka nito at napuruhan ka talaga sa ulo, walang mangyayari sa yung masama. Meron yan for sure. Depende yan sa impact ng disgrasya. So, ayun lang yun mga parts. Ako kasi, kaya ako siya binili mga parts. Maliban sa modular, nagamit, lalo pag nag-stopover ka at minum ka ng tubig, hindi mo na kailangan ibaba yung helmet mo. Diyan lang siya. O kung gusto mo nagmamadali kang kumain, hindi mo na kailangan ipaba. Di ba? Doon madali lang naman ito, madali lang naman siyang i-tanggalin. Kasi, naka-ano lang to, snap-on lang to eh. Hindi naman to naka-D-ring eh. Yan yung ano niya. Hindi siya naka-D-ring. Kaya okay lang siya. Ang quality ng ano nito, yung materials na ginamit, premium din. Diba? Hindi ka naman, hindi ka aabot ng 4 stars sa Sharp company kung hindi maganda yung ano yung testing nila sa helmet. Kaya ako siya binili pala mga parts. Kaya ako siya binili kasi nga gustong gusto ko siya. Tapos nagkataon na stress ako nung December. Wala, bibili mo talaga. Actually, masasabi ko talaga, will talaga ni Lord na bilhin ko siya. O, oh, diba? Sinali ko pa si yung Diyos. Will talaga ni Lord kasi isipin mo, naglalaway ka dito sa, ano, parts, diba? Naglalaway ka sa moto market. Tapos gusto mo yung kulay, candy, red. Tapos, tapos, ano, yung, sabi mo pa sarili, sana magkaroon ako ganito, yung mga ganun. Tapos all of a sudden, nung nag-search ako sa Facebook, meron siyang nag-sale na ito nga. O, diba, natawaran ko pa ng presyong adik. Ang galing. Kaya, yun, tuwan-tuwa naman ako. Siyempre, tuwan-tuwa ako, no? Ganun lang yun, mga parts. Tuwan-tuwa ka dapat. Naririnig nyo yan? Lakas ng hangin sa labas. Naririnig din ng aking helmet yun. Ayan, no? Pero alam nyo mga parts, itong helmet na to, sabi ng taga-showy, ano daw, yung wind noise dito mahina lang. Di totoo yun. Pero buti na lang, hindi naman nakakabingi. Kasi iba kasi nabibingi sa wind noise eh. Ito naman sa akin, hindi naman nakakabingi. Maririnig mo lang siya na dumadaan siya sa helmet mo. Pero yung typical na nabibingi ka at kailangan mo siya na earplugs. Hindi, walang ganun dito. 5.3 kilometers. So yun lang yung masasabi ko sa helmet na to mga parts. 100% okay siya para sa akin. In fact, may plano na akong bumili ng Neotech 3. Kasi sabi, yung noise daw nun, isolation daw nun, kakaiba. Alaga lang, ha? Ha? Ito nga, sinabi nyo, maganda na yung noise cancellation nito. Lang niya, di naman. Maririnig mo pala yung yung hangin. Pero hindi naman sumisipol. Yung hangin lang sa labas, maririnig mo pa rin. Dahil dito sa mga ventilation niya, pumapasok. Yun lang naman yung reason doon. Other than that, try mo sa traffic, hindi ka makahinga. Na sobrang kulub nito. Yun lang yun. Alright! Hanggang dito na lang parts, kasi may part 2 tayo. Kasi ito pa rin yung gagamitin nating area para mag-vlog tayo sa isang panibagong vlog. Alright? Bye for now guys. Bye for now. Ride safe. And God bless. Bye.